ko bilang ordinaryong mamamayan na namulat sa kahirapan at pagsusumikap sa aking sariling mga paa na halos mawala ng pag-asa sa talamak na korupsyon ng lipo ng ginagalawan, ay nais kong isalaysay ang kabuluhan ng isang kagalang-galang, maka-Diyos, makataong lingkod ng bayan. Sa henerasyong aking kinamulatan, walang iba kundi si Ginoong Ninoy Aquino. Sa kanyang pagyao, ito ang aking maliit na tinig ng pasasalamat. Minsan isang hapon noong ako ay nasa mataas na paaralan, pinasulat kami ng komposisyon bilang gawain sa paglinang ng kaisipan ng aming guro sa asignaturang Pilipino. Ayon sa kanya, ang paksa ng isusulat namin ay pagpapaliwanag kung saan namin maihahalin tulad ang aming sarili bilang tao. Sa batuba, sa posporo, o kaya sa puno o hangin. Ang araling iyon ay buong pusong tumatak sa aking isipan hanggang sa kasalukuyan. Bilang isang ordinaryong mamamayan, paano nakakaapekto sa ating buhay ang lipunan ng ating ginagalawan? Kanino ba nakasalalay ang pag-unlad ng bayan? Sino nga ba ang higit na may responsibilidad sa pagbagsak o pagsulong ng buhay natin? Isasalaysay ko rito kung paano hindi lang natupad ang pangarap ko na promote pa ako sa trabaho ng walang suhol na gumagarantiya o kapit sa mga politiko. Una sa lahat, nais kong gunitain ang marangal at mahusay na dating congressman na nagsumikap na isulong ang pagkakaroon ng pampublikong pamantasan ng kolehiyo sa aming lalawigan. Ilang taon na ang nakakaraan. Renato M. Onico, na siyang nag-introduce ng House Bill Number 31647, kung saan ang dating high school ay kinonvert bilang state college sa aming lalawigan, na kung saan pinagtibay ng dating pangulong, kagalang-galang na dating pangulong Corazon C. Aquino. Taong April 2, 1992, Republic Act 7352. Kung kaya't mula sa mataas na paaralan, nabigyan ako ng pag-asa na makapagpatuloy ng pag-aaral. Mula sa 10 pesos per unit ng subject sa kolehiyo at scholarship grants sa tuition at allowance ko. Mula sa gabay ng mga maprinsipyo, matatalino at aktibong guro at propesor ko, natapos ko ang pag-aaral na punong-puno ng pag-asa at ideolohiya mula sa kanila. Ang aming batch ay maaaring hanggang sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy pa rin ang sistema na hinubog sa komunidad sa amin, ng humubog na komunidad sa amin. Para sa isang katulad ko na namulat sa aruga ng biyudang ina at umaasa suporta ng extended family, isa lang ang hangarin at pinaniniwalaan ko. Ang edukasyon ay susi sa kamangmangan at daan sa kaunlaran. Pero nung naipasa ko ang board exam, pagka-graduate ko, bakit nung nag-a-apply na ako ng trabaho, nagkamali yata ako ang inaakala ko. Ilang ulit akong nagparanking, umabit sa sukdulang nasa una
na ako. Pero hindi pa rin ako natatanggap sa trabaho. Ano sa tingin ninyo ang nararamdaman ko? Disappointment at frustration. Paulit-ulit hanggang nauwi sa regrets. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ba ang kailangan kong gawin? Mga ibang bansa? Sa edad na wala akong alam sa gawaing bahay. Sa edad na kulang pa ako sa karanasan. Theory sa aklat. Oo, punong-puno ako niyan. Pero sa reality, saan ako nito dadalhin? Tama bang magsawalang kibo na lang at paulit-ulit sa pagbabaliwala at hindi patas na sistema ng lipunang ginagalawan dahil sa talamak na korupsyon? Kung may kapit ka, kung may ilalabas kang kwarta, saka lang mabibigyan ng pansin. Saan ka na ngayon pupulutin kung ganun? Hindi. Hindi ito ang aral na itunuro sa akin ng mga guru ko. At dahil wala akong ibang maaasahan sa kalakarang ito, kailangan ko ng lakas ng loob at tibay ng dibdib. Sa madaling salita, lumiham ako sa tanggapan ng dating nasa puwestong pangulo. Di naman ako nabigo, nakatanggap ako ng tugon, ngunit walang aksyon na solusyon. Masakit ngunit ang mahalaga, ginawa ko sa tingin ko ang nararapat sa aking, ayon sa aking kakayahan, ang ipaabot ang aking hinaing at kabiguan sa noong dati kalagayan. Ganun pa man, wala na yata akong maaasahan kung kaya't pansamantala kong lilisanin ang ating bayan at ako ay mangigibang bansa. Salamat sa pinansyal na support ng aking kamag-anak. Ngunit ang lahat ng iyon ay pansamantala lamang. Dahil babalik ako sa aking bayang sinilangan. Bagamat punong-puno ng pag-aalinlangan, wala akong magawa kundi harapin ang katotohanan at umasang may magbabago sa lahat ng ito. Kahit paano, hindi naman ako nabigo sa aking pagbabalik dahil agad-agad naman akong nagkaroon ng trabaho. Bagamat muli sa pribadong ahensya lang tinanggap ako sapagkat mahalaga. Ang mahalaga, makasurvive at maitaguyod ko ang pang-araw-araw na buhay ko. Mahabang taon ang ginugol at tiniis ko sa palipat-lipat na kumpanya. Gunit ganun pa rin, 10 taon na ang nakalipas. 2 palit na ng termino ng Pangulo ang bansa hanggang wala na ang edad ko sa kalendaryo. Kaya huli man ay nakahabol pa rin at nakapag-asawa na nga ako. Nag-resign ako sa trabaho at nagpahinga ng 3 taon. Eksakto taong 2013, naisipan ko muling magbakasakali na mag-apply ng trabaho. Ngunit pakiramdam ko, mabibigo lang ako sa pampublikong ahensya sa pagkakataong ito. Nag-offer na lang ako ng tulong sa pinsan ko na pag-aaralin ko siya, magkaroon lang ako na makakasama dahil parating wala ang aking asawa at siya ay nangingibang bansa. Good timing, answered prayer. Inimbitahan ako ng principal na may pagkita upang pag-usapan ang aking magiging gampanin bilang guardian ng aking pinsan.
sa hindi inaasahang naganap. Dahil nalaman niya na dati akong guro sa pribadong paaralan, ay agad-agad niya akong inanyayahan na magpasa ng mga dokumento. Di ba nakakagulat? Oo, na-surpresa ako sa panahon ni Pinoy. Nailipat ang hiring process sa principal na dati ay nasa division superintendent, kaya na-minimize ang corruption. Ganon din ang processing ng promotion. Ang dokumento ng qualification ng guro ang pagbabasehan sa panahon ni Pinoy na simula ng pababagong ito hanggang naisulong ang K-12. Ramdam na ramdam ko kung paano nagbago ang bulok na sistema sa makataong kalakaran, maayos at malinis. Hindi lamang sa larangan ng edukasyon, maging sa BIR. Napatunayan kong kapag tapat at kagalang-galang ang presidente ng bansa, susunod sa yapak ang nasa ibaba. Bumili kami ng real estate at nung magpapalipat na ako sa pangalan mula sa developer, piniliwanag sa akin ng taga BIR na may certain tax ang binayaran ko na nasa 35,000 plus na dapat developer ang nagbayad at hindi ako. Dito, may isip mo na may katiwala ang nagaganap kung hindi mo alamin. Malilin lang ka at hindi ka rin magkakaroon ng kabatiran kung iisa ang kulay ng taong nakapaligid sa iyo, hindi ba? Naayon sa patas ang sistema ng pagbayad o transaksyon sa BIR. Through banking, walang hinahawakan ang tauhan sa panlalawigan dahil diretso sa main branch ng BIR. Mapupunta ang bayad sa real estate tax. Hindi lamang yan, maging sa pambarangay. May takot at pangambang gumawa ng hindi naayon sa kalakarang ipatupad ng Pangulo ang surveyor na nagpa-inspection kami ng aming bahay at nag-offer kami ng pang-merienda sa taga-barangay. Sabi niya, "Salamat po, pero hindi po kami tumatanggap ng kahit anuman sa oras ng trabaho. Ipinagbabawal po iyan ang kawani ng gobyerno." Nakamamangha, pero lahat ng isinalaysay ko rito ay pawang katotohanan at ayon mismo sa aking karanasan. Bagamat iniwasan ko ang magbanggit ng pangalan ng tao at ahensya hanggat maaari, dahil ang nais kong bigyang pansin dito ay ang pagpapahalaga ng bawat mamamayan sa kanilang kapangyarihang kumilala, sumuri at ipagdasal. Ang magiging tunay at karapat-dapat na pangulo ng bansa. Nasa kamay natin ang kapangyarihan para sa ikauunlad, hindi lamang ng sariling interes. Isipin natin ang kinabukasan ng bawat kabataang nangangarap at nagsusumikap. Kahit gaano kahirap ang buhay, ay may naghihintay na magandang kinabukasan kung nagkakaisa tayo para sa mapayapa, maunlad, at may kaayusang pamumuno. Huwag nating hayaang pangunahan tayo ng makasariling hangarin. Bawat isa ay apektado sa pagbagsak ng ating bayan. Mayaman o mahirap, lahat tayo ay makikinabang sa maunlad at mapayapang bayan. Sana huwag tayong maging parang bato
o tau-tauhan sa posporo. Ihalin tulad natin ang ating sarili sa isang puno, namumunga, at lahat na bibigyan ng biyaya ng kaginhawahan sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. Ang kamalayan natin ang susi upang huwag mabaliwala ang buhay ng mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa mga kabataan at susunod na henerasyon. Maraming salamat at paalam. Kagalang-galang na dating Pangulong Ninoy Aquino.